ang apat na high-level na character sa Hunter x Hunter anime. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga itatalakayin natin ang apat na dekalibreng character sa Hunter x Hunter. At unahin na nga natin sa pinakakilala nating lahat. At yan nga ay walang iba kundi ang alamat na Hunter, na si Jing Freecss. At siya nga ang character na pinaka-inaabangan ng karamihan sa mga Hunter fan. Dahil interesado nga ang lahat sa kanyang tunay na kakayahan at pinakamalakas na kapangyarihan. Dahil sa ngayon kasi, copy ability pa lamang o mga normal na kakayahan ang nalalaman natin sa kanya. At masyado pa tayong pinapa-excite ng may akda na si Yoshihiro Togashi. Dahil si Crito pa nga rin hanggang ngayon, ang tunay na Nen category at Nen ability ni Jing Freecss. Pero alam nating lahat na sobrang lakas niyan pag pinakita niya na. Dahil tiyak na kakaibang Nen ability ang ibibigay sa kanya ni Togashi Sensei. Dahil kung iisipin natin ng maigi, dekada na ang lumipas, pero nananatili pa rin sikreto ang kanyang original Nen power. Ang One Piece nga ay nasa final saga na, at parang malapit na talaga pumunta sa katapusan. Pero ang katanungan natin sa real Nen ni Jing Freecss, nananatili pa rin katanungan hanggang ngayon. Kaya nasa paniniwala ako, na sobrang lakas ng kapangyarihan ang inahanda ni Togashi, at ilalaan sa alamat na Hunter. Dahil yun talaga ang kanyang kailangan gawin, dahil kung mahinang kakayahan lang ang ibibigay niya kay Jing. Talaga naman patay tayo dyan, dahil baka magwala lahat ang mga Jing Freecss fan, kung magkataon. Dahil ang tagal nga ba naman natin nag-antay, para malaman lang ang kanyang Nen ability. Tapos Doro Beam lang pala ang makikita natin. Talaga naman wag naman sana. Pero syempre sa aking opinion, hindi gagawin ni Togashi Sensei yan. Dahil syempre iniiwasan niya ang pagbaba ng rating ng Hunter x Hunter, at ang mga hindi magagandang komento o pagbabatikos sa kanyang obra. At dahil sa ngayon nga, sa mabagal na pag-usad ng kwento, marami na ang hindi magagandang komento. Kaya malabo na gawin niya, na mahinang kapangyarihan lang ang ibigay niya kay Jing. Dahil siguradong babagsak ang rating ng Hunter x Hunter, pag ginawa niya yun. Dahil syempre, lahat tayo madi-disappointed kung magkataon. Dahil ang tagal nating nag-antay, tapos mahina lang pala ang kanyang Nen. At sana nga mga idol, mailabas na ang latest chapter ng Hunter x Hunter. Dahil marami na nga ang nagtataka at nagtatanong, bakit parang ang tagal daw ma-release ang latest series? Dahil sabi dati, buwan-buwan nga daw maglalabas ng latest manga. Kaso hindi nga yan natupad, dahil halos parang mag-iisang taon na yata, kaso wala pa ring update sa bagong kabanata. Kaya sana talaga mga idol, maglabas na si Togashi Sensei ng bago, at ipagpatuloy na ang naputol na kwento ng Hunter x Hunter. Dahil tumatanda na nga tayo, at patuloy pa tayong tatanda sa bawat paglipas ng panahon. Pero syempre, wala tayong magagawa,
kung di antayin ang paglabas ng bagong kabanata. At ngayon nga ibalik tayo sa main topic natin. At isa talaga si Jing Freak sa mga top strongest character o mga high level na nilalang sa kwento ng Hunter x Hunter. At marami nga ang nagsasabi na si Jing na nga daw, ang pinakamalakas na hunter ngayong kasalukuyan. At wala naman tayong comment dyan, dahil maari talaga, na siya na ang pinakamalakas ngayong kasalukuyan. Dahil sa mga normal na kakayahan pa nga lang niya, kaya nang tumapat sa malalakas na nin ability ng ibang mga character. Pero syempre hindi tayo pwede magpakasigurado, dahil sa kwento ng Hunter x Hunter. Merong dalawang magkaibang mundo ang umiiral sa kwento, at yan nga ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga halimaw. At yan nga ang known world at dark continent. At pwede nating sabihin na pagdating sa kilalang mundo, baka si Jing Freaks na nga ang pinakamalakas. Pero sa kabilang mundo ng madilim na kontinente, mahirap pang magsalita ngayon kung sino ang pinakamalakas. Dahil sobrang daming ang mga high level na nilalang ang nabubuhay dyan. At alam nyo rin ba, pagdating sa kilalang mundo, meron pang isang character ang gustong kumuha ng titulo ng pinakamalakas. At yan nga ay walang iba kundi si Maha Zoldyck, ang the strongest assassin sa pamilyang Zoldyck. At kung si Jing masasabi natin, na pinakamalakas na hunter ngayong kasalukuyan. Hindi lang naman hunter ang umiiral sa mundo ng kilalang mundo. Dahil merong pang mga ibang larangan, katulad na lamang ang pinakamalakas na mga magnanakaw, pinakamalakas na bandido, o kaya naman ang pinakamalakas na mamamaslang. Dahil magkakaiba nga ang larangan ng bawat tao. At kung si Jing ang pinaniniwalaan natin ngayon, na pinakamalakas na hunter, nakaimahan naman ang titulo ng pinakamalakas na assassin ngayong kasalukuyan. Si Maha masyado pang misteryoso sa kwento ng Hunter x Hunter. Dahil tipid pa nga ang mga information patungkol sa kanya, pero alam ng lahat na napakalakas niya. At kung pupunta na tayo sa ikatlong character, na talagang high level din. At yan nga ay walang iba kundi si Zig Zoldyck, ang misteryo sa angkan ng mga assassin. Pagdating sa character na ito, may tatlong paniniwala patungkol sa kanya. At ang una nga, merong mga nagsasabi na patay na siya, kaya hindi na siya sinasama pa sa family picture ng kanilang angkan. Pero meron ding mga nagsasabi na si Zig ay gumawa ng pinagbabawal sa kanilang pamilya. At ang pangatlo naman, si Zig ay nananatiling buhay sa kabilang mundo ng Dark Continent. At ngayon nga ipunta na tayo sa ika-apat o sa huling character na tatalakayin natin ngayong araw. At yan nga ay walang iba kundi si Don Freaks, ang alamat na hunter sa madilim na kontinente. Talaga naman, super high level ang nilalang na ito, dahil siya nga ang unang tao na nakapunta at nakatuklas ng Dark Continent. Pero si Don Freaks din ang unang hunter at chairman na nagtatag ng Hunter Association sa kilalang mundo. At nung matapos niya na ang lahat ng misteryo sa known world, minabuti niya nang pumunta sa itim na mundo. Kaya iniwan niya muna ang pangangasiwa sa ibang mga hunter para sa kanyang organisasyon. At nagtalaga siya ng mga karapat-dapat na tao para pangalagaan ang Hunter Association at ang known world sa kasamaan. Dahil sa kanyang ang misyon sa Dark Continent, alam ni Don Freaks na maaring hindi na siya makabalik pa ng buhay. Dahil kamatayan nga lang ang pagpunta sa delikadong kontinente. Pero dahil sa lakas, talino at abilidad ni Don Freaks, nagawa niyang mapagtagumpayan at matapos ang silangang bahagi ng Dark Continent. At ngayong kasalukuyan nga, pinaniniwalaan na patuloy pa rin siya sa paglalakbay sa itim na mundo. Para tapusin naman ang kanlurang bahagi ng madilim na kontinente. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi,
e sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!